Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for Physics 1 at ang topic natin ngayon ay fluids. So ano bang fluid? Ang fluid is anything that can flow, liquid or gas is what you call fluid. Now, let us talk about fluid at rest. Ang density, okay, ito, ang symbol niyan ay rho, okay, is defined as the ratio of the mass over the volume ng material. Like for example, ang bato ay mas malaki ang density kaysa sa isang crumpled paper na parehas ang hugis nito. Dahil ang bato ay closely packed ang particle kaysa sa crumpled paper. Okay? So, the symbol of density is rho. Natalakay na ito sa chemistry ninyo. So, ito yung formula niya, mass over volume. So, kapag MKS ng metric, ang gagamitin mo, ang unit dapat nito ay naka-kilogram. Okay? Kilogram. Tapos, ang unit dapat ng volume mo, naka-cubic meter. Okay? So, ibig sabihin, ang unit na daladala ng density mo kapag metric ng MKS is kilogram per cubic meter. Kapag metric ng CGS naman, ang unit dapat ng mass mo, naka-gram. Tapos, ang unit dapat ng volume mo ay naka-cubic centimeter. Okay? Now, let's talk about pressure. Ang pressure, ang symbol niyan ay small letter P. Okay? So, it's defined as the ratio of force over the area. So, ito yung formula niya. So, like in the figure, kapag nag-submerge tayo ng isang material sa isang lalagyan ng filled with fluid, ang pressure na ina-apply ng static fluid ay perpendicular sa lahat ng surface ng material. Dahil ang pwersa na ina-exert ng fluid sa material at paligid ng container ay perpendicular dito. Actually, napag-aralan nyo na ito sa elasticity. Ang kaibahan lang, ang fluid hindi nasusustain ng shearing or tensile stress. So, this is a formula. Small letter P ang symbol ng pressure. And then, the formula is force over the area. So, ang unit dapat ng force mo kapag MKS ay Newton. At ang unit dapat ng area mo ay naka-square meter. So, Newton over square meter, that is equivalent to Pascal. Okay? So, that is the unit of pressure, Pascal. So, kapag British unit naman ang gagamitin mo, ang unit dapat ng force mo naka-pounds. Okay? At ang unit dapat ng area mo ay naka-square inch. Okay? So, pound per square inch, ang equivalent nun ay PSI. Okay? PSI. So, that is another unit ng pressure. So, pag MKS, Pascal siya. So, kapag British naman, PSI siya. Okay? So, may conversion tayo dito na pwede nyo gamitin kapag nagsasagot na kayo ng problem para sa topic na ito. So, ang 1 atm or atmospheric pressure is equal to 1.103 times 10 to the 5 Pascal. Ang 1 torr naman is equal to 1 millimeter mercury is equal to 133.32 Pascal. So, ang 1 pound per square inch is equal to 6.895 kilopascal. Okay? Now, let us talk about hydrostatic pressure. Okay? Ang hydrostatic pressure, sinasaad niya lang na nagbabari o tumataas ang pressure habang lumalalim ang paglubog ng isang material. So, sa unang figure, kapag nakalutang sa enclosed container ang isang material, ang initial piece of umo ay zero. So, habang lumulubog ito, tumataas ang pressure na na-apply sa material. Ang piece of O, kapag di-enclose ang container, ito ay iko sa atmospheric pressure. So, now sa figure 2 naman, let us say di naka-enclose yung container at filled with water and oil at nilubog natin ang isang material. Ang mga pressure na nakaka-apekto sa material ay atmospheric pressure dahil nakabukas yung container na yon, yung pressure ng oil at saka pressure ng water. Now, in order for you to get the total pressure na naramdaman o na-apply dito sa material na ito, kukuhanin mo lang yung sum ng bawat pressure na naka-apekto sa kanya. So, yung atmospheric pressure plus the pressure ng oil at saka pressure ng water. And that will be the total pressure na naramdaman nito material na ito. Okay? So, ang unit din yan kapag MKS, Pascal, okay, sa metric, at kapag British naman, PSI siya. Okay? Okay? Now, let us talk about Pascal law. Ang Pascal law states that, let us say in the figure 1,
nag-apply ka ng pressure sa fluid na naka-enclose sa container, ang pressure na in-apply ng fluid ay kaparehas din sa pressure na in-apply dito. So, ibig sabihin, kapag nag-apply ka ng pressure dito, yung amount ng pressure na in-apply mo, yun din yung amount ng pressure na i-apply ng fluid mo. Okay? And that's what you call Pascal. Oh. So, let us say dito sa figure 2, nag-apply ka ng 5,000 Pascal sa ibabaw ng piston para ma-compress yung fluid. Ang fluid will apply din na 5,000 Pascal pababa para maitulak ng piston pababa. Okay? So, dito nabuo yung hydraulic theory dahil kay Pascal. Now, sa last diagram, let us say, di parehas yung area ng piston. Mas maliit dito, tas mas malaki dito. So, pag nag-apply ka ng 5,000 Newton para makompress ang fluid will apply ng doubling pwersa para mag-equal ang pressure. And this is what you call the Pascal law. So, kasi sinabi niya kanina dito sa unang figure, kung anong in-apply mong pressure, yun din yung pressure na i-apply ng fluid mo, kaparehas lang. So, ibig sabihin, kapag hindi parehas yung area nila, so, ibig sabihin, para mag-equal yung pressure na yun, dahil nag-apply ka ng 5,000 Newton dito, so para mag-equal yung pressure na in-apply mo sa piston at saka sa fluid, dapat mag-exert ng pwersa yung fluid mo ng doble. Okay? So, may binigay na formula dito, okay? Dahil binigay yung ratio para dun sa area and forces mo. So, yung ratio ng area 2 over area 1 is equal sa force 2 over force 1. So, pwede mong gamitin tong formula na to sa mga topic na sa mga problem na sasagutan mo sa topic na ito. Okay? Now, let us talk about Archimedes' principle. So, ang Archimedes' principle states that kapag inilubog mo ang isang material sa isang container, ang volume ng fluid will increase with the amount of volume ng material na inilubog dito. So, like in figure 1, let us say may material tayo dito, ang volume ng 1 mo is 5 cubic meter. Tapos, may fluid tayo sa container na ang volume naman ay 10 cubic meter. Sinasabi ni Archimedes na mag-i-increase ang volume ng fluid depende dun sa volume na inilagay mo o inilubog mo dun sa fluid na yon. So, kapag itong material na ito, nilubog natin sa fluid na ito, ang magiging total volume ng fluid ay B sub 1 plus nung volume ng fluid mo. So, kaya naging 15 cubic meter siya. Okay, yun yung sinasabi ni Archimedes principle. Now, let us say sa figure 2, may naka-immerse na bola sa fluid container. May pwersang humihila dito para ito ay lumubog at ang tawag mo dito ay gravitational force. So, since ang bola ay nasa static equilibrium, may pwersang pataas na humihila dito para i-counteract yung pwersang humihila sa kanya pababa at ang tawag mo dito ay buoyant force. Ang symbol nun ay capital letter B. Okay? Now, kapag ang density ng bola ay mas malaki kesa sa density ng fluid, ang gravitational force ay mas malaki kesa sa buoyant force. Ibig sabihin, ang bola ay lulubog sa fluid. Now, kung ang density naman ng fluid ay mas malaki kesa sa density ng bola, ibig sabihin ang bola ay lulutang sa fluid. So, salamat kay Archimedes dahil sa kanya, lalaman natin kung bakit ang object ay lumulubog o lumulutang. So, ang formula ni Archimedes' principle, ang buoyant force mo daw, ang symbol ay capital letter B is equal to the density ng fluid times the gravitational constant times the volume. Okay? So, this is rho, this is the density, yung pinag-aralan nyo kanina. So, yung gravitational constant, that is yung 9.8, 980, at saka 32, okay, na mga value. And then, the volume. So, ang unit na dala-dala nito, dahil force ito, ang unit niya kapag dinerive mo siya, Newton, kapag MKS. Kapag CGS naman, dynes, okay? Kapag naman British, ang unit niya ay pounds, okay? So, dynes, lagay natin. Tapos, pag British, pound siya. Okay? So, yun yung tatlong unit na pwedeng gamitin ng buoyant force mo. Okay? Okay, let's solve some problem para maintindihan nyo kung ano yung mga formulang nakita nyo kanina at paano siya ginagamit. So, sa problem number 1, a 50 kilogram aluminum cylinder is positioned vertically on one end. It is 3 meter long and has a cross-sectional area of 50 square centimeter. So, how much pressure does the cylinder exert on the floor?
So ang given sa atin ay yung mass ng aluminum cylinder, which is 50 kilogram, okay? Yung length ng cylinder is 3 meter long, at yung cross-sectional area daw ay 50 square centimeter. Ang pinapahanap sa atin ay si pressure, okay? Si small letter P. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa problem na ito, meron lang isang variable na mali ang unit, which is the area. Naka-square centimeter siya. So, we have to convert it in square meter. Kasi ang unit ng mass mo, naka-kilogram. At tapos ang unit naman ng length mo, naka-meter. So, naka-MKS siya. So, we have to convert itong CGS unit na to sa MKS. So, we convert the area. 50 square centimeter times sa isang metro ay equals 100 centimeters tsaka may quantity squared, and that will be the conversion para sa area. So 50 square centimeter over 100 centimeter, tas si quantity squared mo, lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 5 times 10 to the negative 3 square meter. Okay? So ang formula ng pressure ay force over the area. So sabi niya itong cylinder daw na to na aluminum, okay, nagdarawin tayo, nakalatag dun sa floor. So, ibig sabihin, merong humihila sa kanyang persa pababa, and that is your weight. At meron din persa na humihila sa kanyang pataas, and that is your normal force. Okay? So, ang normal force mo, pag nag-summation ka ng vertical forces, that is equal to the weight. Okay? So, kaya, ang formula ng weight mo ay mg. Kaya, naging formula ng pressure mo, weight over the area, which is mg over area, because the normal force is equal to the weight. So we substitute the data sa formula. Ang mass mo ay 50 kilogram. Ang value ng gravitational constant mo is 9.8 meter per second squared over the area na na-convert natin is 5 times 10 to the negative 3 square meter. Ang lalabas sa sagot sa'yo kapag in-evaluate mo itong term na to is 98 times 10 to the 3 pascal, or dahil ang 10 to the 3 ay kilo, pwede natin i-rate yung sagot as 98 kilopascal. Okay? Okay, let's solve another problem. So, sa problem number 2, a Philippine submarine dives to a depth of 200 meter at South China Sea. How much pressure does the exterior surface of the submarine experience if the density of seawater is 1.03 gram per cubic centimeter? So, ang tinatanong sa atin dito ay pressure, okay? P. Okay. So, ang binigay sa atin ay depth, okay? Ito yung depth, which is the height, yung lalim ng paglubog ng submarine, at saka yung density ng seawater. Okay, that is the raw. So, yan lang yung given na variable at pinapahanap sa atin si pressure. Okay, let us solve this problem. So, ang given sa atin ay height, which is 200 meter, and then yung density ng seawater, that is 1.03 gram per cubic centimeter. So, we have to convert the gram per cubic centimeter to kilogram per cubic meter, dahil MKS yung gagamitin nating mga unit. So, sa isang kilogram, there is 1,000 gram. So, this will cancel out. Okay? So, ang matitira, kilogram per cubic centimeter. So, kailangan maging cubic meter yung unit niya, di ba? So, we have to multiply it. Ang isang metro, that is equivalent to 100 centimeter. Tapos, tsaka may quantity cube. Okay? Para makuha mo yung conversion para sa volume. So, itong cubic centimeter na to, okay, kakancel out na dito. So, matitira kilogram per cubic meter. So, kapag in-evaluate mo itong buong conversion data na to, ang lalabas na sagot sa'yo dyan ay 1,030 kilogram per cubic meter. Okay? So, pwede na natin compute-in yung pinapahanap na pressure. Ang formula ang gagamitin natin ay ito. Okay? Pressure is equal to the density ng seawater times the gravitational constant times the height. So, ang density na na-convert natin is 1,030 kilogram per cubic meter. Ang gravitational constant is 9.8 meter per second squared, and then the height is 200 meter. So, pag in-evaluate mo yung buong term na yan, ang lalabas sa sagot sa'yo ay 2.019 times 10 to the 6 pascal, or dahil ang 10 to the 6 ay equivalent to mega sa prefix, so pwede natin i-rewrite yung sagot as 2.019 megapascal. Okay? Okay, let's have another problem. So, sa problem number 3, in figure 11.2, the large piston has a cross-sectional area of 400 square centimeter. So, yung area daw nitong malaking piston na to ay 400 square centimeter.
and the small piston has a cross-sectional area ng 20 square centimeter. So yung area daw nitong smaller piston ay 20 square centimeter. Determine the force on the large piston, which is F1, if the force applied on the small piston is 200 newton. So ito, 200 newton yung F2 mo. So ang pinapahanap sa atin ay si F1. So ang ibinigay lang sa atin, area nung malaking piston, area nung maliit na piston, at saka yung pwersang in-apply dito sa maliit na piston na to. So ang pinapahanap ay si F1. Okay? Okay, let us solve this problem. So ang gagamitin din nating formula dito ay yung kay Pascal law, yung may ratio ng area and forces. So ang binigay ni na formula ni Pascal law doon, area 2 over F2 is equal to area 1 over F1. Okay? So yung area 1, that is the bigger piston, and then yung 2 naman na may subscript, yun yung para sa smaller piston. So ang hinahanap natin si F1, so we manipulate this formula. If you're going to cross multiply it, ang lalabas sa formula ng F1 mo ay F2 times the area 1 over area 2. So we substitute the data, that is 200 newton times 400 square centimeter over 20 square centimeter. So hindi na natin kinonvert yung area kasi dun sa formula will cancel out din naman. So mag-a-arrive pa rin tayo dun sa unit ng MKS ng force mo. So ang lalabas sa sagot sa'yo, pag in-evaluate mo yung buong term na yan, ang F1 mo will be 4,000 newton or 4 kilonewton. Okay? Okay, let's solve another problem. So sa problem number 4, a donut-shaped silver jewelry has a density of 10.49 gram per cubic centimeter. When the jewelry is measured in air, its mass is 40.5 gram. And when measured in water, its mass is 38.5 gram. So determine the volume of the hollow part of the silver jewelry. So ang binigay sa atin, 0 in density. Okay. Tapos given tayo ng mass niya in air, kasi sinukat siya in air, ang mass daw ng jewelry na yun ay 40.5 gram. Now, nung minesure naman siya sa tubig, nung inilubog siya, ito naman yung mass niya sa tubig, that is 38.5 gram. Tinatanong sa atin, ano daw yung volume dun sa hollow part? Okay, kasi yung jewelry shape ay donut shape. So, itong hollow part ang tinatanong, yung nandito sa butas. Okay, yan. Ito, yung hollow part na yan. Yan, yung may butas. Yan yung pinasusukat sa ating volume dun sa part na yan. Okay? Okay, let us solve this problem. So, we have to convert the density ng silver jewelry to kilogram per cubic centimeter. So, 10.49 gram per cubic centimeter times 1 kilogram over 1,000 grams. So, makakancel out na si gram. Okay? So, i-multiply natin siya sa conversion ng volume. So, sa isang metro, merong 100 centimeter, tapos tsaka mo siya i-quantity cube, makukonvert mo na yung makukuha mo na yung conversion para sa volume. So, itong cubic centimeter na to makakancel out. So, 10.49 times 100 cube over 1,000, na lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 10,490 kilogram per cubic meter. Okay? So, yung mass in air nung silver jewelry na yun ay 40.5 grams. So, we have to convert it into kilograms. So, imumultiply natin. Sa isang kilogram, there is 1,000 grams. So, this will cancel out. 40.5 over 1,000 na lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 0.0405 kilogram. So, yung mass in water naman, nung inilubog mo na yung silver jewelry na yun para masukat mo yung ano niya, ang mass niya ay 38.5 gram daw. So, we have to convert that gram into kilogram. So, 1 kilogram over 1,000 gram. So, 38.5 over 1,000, ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 0.0385 kilogram. So, ang pinapahanap sa atin ay yung volume sa hollow. Okay? So, ang formula ng density is mass over volume. So, ibig sabihin, para makuha natin yung volume formula, we manipulate this formula. Ang magiging formula ng volume is mass over the density. Okay? So, kuhanin natin yung volume ng silver in air. So, yung mass in air over the density. Kasi ito yung formula niya. So, dahil in air yan. So, ang mass in air over the density
ng material. So we substitute the data, that is 0.0405 kilogram, over the density, that is 10,490 kilogram per cubic meter. So ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 3.861 times 10 to the negative 6 cubic meter. Okay? So volume in water naman, ang formula, mass in water over the density ng material. So that is 0.0385 kilogram over 10,490 kilogram per cubic meter. So pag inibaluin mo itong term na ito, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 3.67 times 10 to the negative 6 cubic meter. So in order for us to get the volume of the hollow part, kasi donut shape siya, di ba? So ayan. So we have to get the difference ng volume ng dalawa na yun. So volume niya in air at saka volume niya in water. So para makuha natin itong nandito sa part ng hollow part. So the volume, the hollow part, that is volume in air minus volume in water, and that will give you a data, yung na-calculate natin kanina, that is 3.861 times 10 to the negative 6 cubic meter minus 3.67 times 10 to the negative 6 cubic meter. So ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 1.91 times 10 to the negative 7 cubic meter. Okay? Now, let us discuss fluids in motion. So, ano ba ang viscosity? Ang symbol ng viscosity ay eta, o yung parang letter N na symbol. Ang viscosity ay nade-describe sa fluid flow. Ito ay isang sukatan ng resistance ng isang fluid sa daloy. Katulad ng tubig, ito ay madaling dumaloy dahil maliit ang viscosity nito. At kung honey o malapot na fluid naman, hindi madaling dumaloy ito dahil mataas ang viscosity nito. Okay? So, may conversion na ibinigay dito. Ang 1 PL, ang ibig sabihin nun ay poise. So, that is equal to 1 kilogram per meter second, or that is also equal to 1 pascal second. Ang 1 poise o PL is equal to 0.1. At ang 1 centipoise is equal to 10 to the negative 3 poise. Okay? Now, let us discuss fluid flow or discharge. Ang symbol nito ay capital letter J. Ang fluid flow or discharge ay directly proportional sa product ng area ng container na pinagdadaluyan nito at ang bilis ng daloy ng fluid. Ang symbol nito ay capital letter J. Okay. So, formula, ito. So, area times the velocity. Okay? Yung daloy ng fluid. So, ang unit dapat ng area mo, naka square meter. Okay? Tapos, ang unit dapat ng velocity mo kapag MKS ay meter per seconds. Okay? So, ang kalalabas ang unit ng fluid flow mo o discharge mo ay cubic meter, okay, over seconds. So, yan ay MKS. Kapag CGS, cubic centimeter over seconds. Okay? Now, let us say, ang fluid ay de-incompressible, walang laminar flow at di natin titingnan ang viscosity nito. Ang equation of continuity, isinasaad niya na kahit magkaibang laki ng area na pinagdadaluyan ng fluid, ang flow nito ay parehas lang dahil ang mass ng fluid na dumadaloy sa maliit na area ay parehas lang din sa mass ng fluid na dumadaloy sa malaking area. So, ang equation of continuity, sinasabi niya lang na kahit magkaibang area na pinagdadaluyan ng fluid, ang daloy nito ay parehas lang. Ito ay totoo kung i-disregard mo ang mga factor like compression, yung laminar flow, at viscosity. Okay? So, ito siya. Ang tawag mo dyan sa formula na yan ay equation of continuity. So, yung flow dito sa smaller area ay parehas lang din sa flow dito sa larger area mo. Okay? Yan ay totoo kapag i-disregard mo yung factor ng compression, yung laminar flow, at viscosity. Okay? Now, let us talk about Poiseuille's law. In order for us to describe the Poiseuille's law, there is a criteria. Dapat ang flow should be laminar. Ibig sabihin, diretso ang pagdaloy ng fluid at hindi nagko-crossover. So, dapat ang fluid ay incompressible. Ibig sabihin, ang density ng fluid ay constant. Now, isinasaad niya kapag there is a pressure difference sa cylindrical part na pinagdadaluyan nito, makakalculate natin ang fluid flow. At ang formula nito ay ito. Okay? So, ang formula ng fluid flow sa Poiseuille's law, kapag there is a pressure difference, ang J mo, that is equal to pi times the radius, okay, to the port, times the pressure difference. So,
pressure, input pressure minus the output pressure over 8 and L. So yung N mo, that is a symbol para sa viscosity, and then ang L mo naman ay length. Okay? So ang unit na daladala rin nito, dahil na-derive na natin kanina, ang flow of discharge ay meter cube per seconds pag MKS. Kapag naman CGS, that is cubic centimeter over seconds. Okay? So, yung work done by a pressure, syempre, mayroong trabahong nagagawa ang pressure dahil naitutulak mo yung fluid from one point to another. So, ang formula na ito. Okay? So, work that is equal to pressure times the area times delta X. So, that is the difference mula dun sa starting point up to the end point kung gaano kalayo mo na itulak yung fluid na yan. So, that is the work done. Okay? So, or, that is also equal to pressure times the change in volume. Okay? So, ang unit ito, joules. Okay? Kapag MKS. Kapag naman CGS, ang unit niya ay ergs. Okay? Okay? Now, let us discuss Bernoulli's equation. So, ang Bernoulli's equation says that kapag ang velocity ng fluid na dumadalo sa pipe ay mabilis, ang pressure sa pipe wall ay maliit. Okay? So, kapag naman ang velocity ng fluid na dumadalo sa pipe ay mabagal, okay, ang pressure sa pipe wall ay malaki. Okay? Now, let us look at the second figure. Habang ang fluid ay dadaloy mula sa wider opening to a smaller opening, ang velocity ng fluid will increase at ang kinetic energy sa narrower pipe ay lalaki din. So, in order to satisfy the conservation of energy, since there is work done by pushing the fluid to the wider to the smaller opening dahil nag-i-increase ang kinetic energy at para mabalance ito, since ang volume ng fluid ay di nagbabago sa wider to smaller opening, ang pressure dapat ay magde-decrease. And that's what you call Bernoulli's principle. Okay? So, sinasabi nilang sa iyo na yung volume ng fluid na dumaloy sa larger opening mo ay paraas lang din dun sa volume na dadaloy dun sa smaller opening mo. So, this is the formula ng Bernoulli's equation mo. Okay? So, this is the formula sa larger area. Okay? Tapos, ito naman yung formula sa smaller area. Equal lang sila because yung volume ng fluid na dumaloy sa malaki at sa maliit ay iisa lang. Okay? So, P sub 1, that is the pressure dito sa larger area. And then, the formula for kinetic energy density. Okay? Dahil may kinetic energy para dumalo yung fluid mo dito sa pipe na ito. Okay? So, that is 1/2 rho B sub 1 squared. Ang rho mo, that is the density ng fluid times yung velocity ng fluid na dumaloy dito sa bigger opening. And the potential energy density, which is H1 rho G. So, ito yung height. Okay? And then, this is the density ng fluid mo. And then, the gravitational constant, which is this formula, the whole formula is just equal to the formula dito sa smaller opening mo. And that's what you call the Bernoulli's equation. Okay? So, kahit ano dyan sa dalawang formula na yung gamitin mo, dito ka kumuha sa maliit, dito ka sa malaki, parehas lang din yung sagot na makukuha mo. Okay? So, ang unit na Bernoulli's equation na makukuha mo ay Pascal kasi naka-pressure ito. Okay? Okay? Pascal kapag MKS. So, kapag naman CGS, kapag naman British, PSI siya. Okay? So, yan lang yung unit na ginagamit sa pressure, Pascal and PSI. Now, let us discuss Torricelli's theorem. Isinasaad ni Torricelli na ang bilis o velocity ng pagbulwak o pagbuga ng fluid sa isang opening ay kaparehas lang din sa bilis o velocity ng pagpatak ng single droplet ng fluid na pumapatak mula sa taas ng pinagulugan nito sa isang container. Okay? So, katulad dito sa diagram na ito. Okay? So, ibig sabihin, yung V flow ay equal lang din dun sa bilis ng
single drop na lumalabas dun sa spout na ito, magkaparehas lang. That's what you call the torus-solus theorem. At ang formula ng velocity, that is equal to square root of 2gh. Okay? So, pag mks, ang unit niya, meter per seconds. Okay? Kapag cgs naman, naka centimeter per seconds. Okay? Kapag naman British, naka feet per seconds. Okay? Okay? So, ang Reynolds number naman, okay, that is N sub R, ang symbol niya, it is a dimensionless number. Siya ay nagsasabi kung ang daloy ng fluid ay laminar or orderly flow. At ang formula nito, that is NR is equal to rho times the velocity times the diameter over the viscosity. Okay? Wala siyang unit na dala-dala. So, that is what you call the Reynolds number. Okay? Okay, ito yung mga conversion na pwede mong gamitin para sa mga topic dito. So, just look at it. Ang ibig sabihin ng P o PL ay poise. Okay? Ang Stokes naman ay centimeter squared per seconds ang equivalent. Okay? So, ito yung buong conversion na yan. Okay? So, para ma-obtain mo itong buong unit dito sa column 1, kailangan i-multiply mo daw itong unit na to dito sa unit na ito. Okay? Para makuha mo yung conversion dito. Okay? Okay, let us solve some problem regarding this topic para maintindihan nyo yung mga formulang nakita nyo kanina. So, sa problem number 5, the main water pipe has an inner diameter of 10 cm and connected to 2 cm faucet pipe. If the average speed in the faucet pipe is 4 cm per second, determine the average speed at the main water pipe. So, magkaiba yung diameter na binigay sa iyo. Diameter ng main pipe ay 10 cm tapos dumaloy yung tubig dun sa faucet pipe mo na ang diameter naman ay 2 cm. So, ang average speed daw dun sa faucet pipe ay 4 cm per second. So, ang tinatanong sa atin, ano daw yung average speed dito sa main water pipe? Okay? Okay, let us solve this problem. So, we have to convert all of these units sa metric ng MKS. So, yung diameter ng main pipe, that is 10 cm, i-multiply natin sa 1 meter over 100 cm. Dahil sa isang metro, there is 100 cm. So, the centimeter will cancel out 10 over 100. That will give you an answer of 0.1 meter. Okay, so yung diameter ng faucet is 2 cm. Convert din natin siya sa meter. So, we multiply it by 1 meter over 100 cm. So, this will cancel out 2 over 100. That will give you an answer of 0.02 meter. So, yung velocity ng faucet, that is 4 cm per second. So, we have to convert it into meter per second. So, sa isang metro, there is equivalent na 100 cm. So, this will cancel out. So, 4 over 100, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 0.04 meter per second. So, tama na yung mga unit. So, ang hinahanap na lang natin ay, ang required na pinapahanap sa problem ay yung velocity dun sa main water pipe. Okay? So, ang gagamitin nating formula dyan ay yung formula sa equation of continuity. Okay? Dahil sinabi niya sa iyo doon na kahit magkaiba yung area na pinagdaluyan ng fluid, parehas lang yung fluid flow. Okay? So, the area, dahil this is a cylindrical pipe, so, ang area ng kukuhanin mo doon sa cylinder na yon ay yung circle, okay? Yung cross-sectional area niya. So, ang formula niya ay pi d squared over 4. Okay? So, sabi natin, dun sa equation of continuity, area ng main pipe times the velocity ng main pipe ay equal lang dun sa area ng faucet times the velocity ng faucet. So, sabi natin ang formula ng area, that is pi d squared over 4. So, we substitute yung mga subscript na yun para lang ma-identify natin. So, itong pi over 4 na to, okay, makakancel out na dito sa kabila. So, ang matitira sa unit, sa formula mo, diameter ng main pipe mo, quantity squared times the velocity ng main pipe is equal to the diameter ng faucet mo, quantity squared times the velocity ng faucet. So, we manipulate this formula. We divide it by d main squared. Okay? So, makukuha mo yung formula ng velocity ng main pipe. So, that is
diameter ng faucet quantity squared times the velocity ng faucet over the diameter ng main pipe quantity squared. Okay, so we substitute the converted data, that will give you 0.02 quantity squared times 0.04 meter per second over 0.1 meter quantity squared. So, pag in-evaluate mo itong buong term na to, ang lalabas sa sagot sa iyo ay 1.6 times 10 to the negative 3 meter per second. So, this is the velocity sa main water pipe mo. Okay? Okay, let's solve another problem. So, sa problem number 6, if the viscosity of water is 0.89 centipoise and density of mercury is 13,593 kilogram per cubic meter, how much water will flow in 20 seconds through 400 millimeter copper tube of radius 2 millimeter where the pressure difference across the tube is 6 centimeter of mercury? Okay? So, ang binigay sa atin, viscosity, yung eta na symbol, okay, ito yun. That is 0.89 centipoise. And then the density ng mercury, that is the rho, okay, symbol. So that is 13,593 kilogram per cubic meter. So time, okay, ito, time, 20 seconds. 400 millimeter copper tube, that will be your length or height. And then yung R mo, that is the radius, okay. Tapos, yung pressure difference across na nasukot sa mercury ay 6 centimeter. Okay? So, ang pinapahanap sa atin dito, gaano karaming tubig ang dadaloy in 20 seconds. Okay? So, ang variable na hinahanap ay si letter J. Okay? Yan yung hinahanap, yung fluid flow. Okay, let us solve this problem. So, we convert the viscosity first, which is 0.89 centipoise. I-convert natin sa kilogram per meter second. So, we multiply it by 1 times 10 to the negative 3 kilogram meter per meter second over 1 centipoise. Okay? Kasi ang 1 CP is equal to 1 times 10 to the negative 3 kilogram per meter second. So, this will cancel out. Kapag in-evaluate mo yung term na yan, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 8.9 times 10 to the negative 4 kilogram per meter second. So, yung density ng mercury is 13,593 kilogram per meter cube. Okay? So, wala na tayo i-convert kasi tama yung unit niya. So, the length ng copper tube ay 400 millimeter. We have to convert it into meter. So, sa isang metro, there is 1,000 millimeter. So, 400 over 1,000, that will give you an answer of 0.4 meter. Okay? And then, the radius, which is 2 millimeter, we have to convert it into meter also. So, sa yung 2 millimeter, i-multiply natin sa 1 meter over 1,000 millimeter. Okay? So, 2 over 1,000, that will give you 2 times 10 to the negative 3 meter. And then the height, okay, ng pressure difference ay 6 centimeter, okay, times 1 meter over 100 centimeter. So, we have to convert that centimeter to meter. So, 6 over 100, that will give you 0.06 meter. So, ang pinapahanap sa atin dito ay si J, okay, hindi B. Okay, i-correct lang natin yan. Okay, ang gagamitin natin formula dito ay si Posse's law, okay, wherein, sabi niya, ang pressure difference mula dun sa input to the output ay equal sa rho gh, okay? Density times the gravitational constant times the height. So, we substitute the data, that is 13,593 kilogram per cubic meter times the gravitational constant, that is 9.8 meter per second squared times the height, that is 0.06 meter. So, ang lalabas sa iyo dun, yung pressure difference, that is 7,992.68 pascal. Okay? So, kaya natin kinuha yan kasi yun yung nawawala dun sa formula ni Posse's law. Okay? So, yung input minus the output pressure. Okay? So, kaya kinuha muna natin siya para pag ginamit natin yung buong formula, direct substitution na lang. Okay? So, we substitute the data. So, that is pi times the radius na na-convert natin. That is 2 times 10 to the negative 3 meter quantity to the fourth. And then, we multiply it dun sa pressure difference. That is 7,992.68 pascal over 8 times the viscosity. That is 8.9 times 10 to the negative 4 kilogram per meter second. Ito yun. Yung na-convert na. Times the length. That is 0.4 meter. Okay? Ito.
So, pag in-evaluate mo yung buong term na yan, ang lalabas sa sagot sa'yo ay 17,633.25 cubic meter per second. So, that is the flow. Yan yung dami ng tubig na dadali per second dun sa 400 millimeter copper tube na yan, na ang radius ay 2 millimeter. Okay? Okay, let's solve another problem. So, sa problem number 7, how much work is done by the water pump in pushing the 10 cubic meter of water to a 40 meter main pipe at a pressure of 200 kilopascal? So, ang ibinigay sa atin ay height, okay, 40 meter. Tapos, given tayo ng pressure. At saka volume na 10 cubic meter. Okay. Ang pinapahanap sa atin ay si work. Okay. W. Pinapahanap. Okay. Okay, let us solve this problem. So, ang given is the volume, that is 10 cubic meter. Ang height, that is 40 meter. And then the pressure, that is 200 kilopascal. Okay. So, dahil tubig yung ipapump mo dun sa pipe na yun, that is, ang density ng tubig ay constant and that is equivalent to 1,000 kilogram per cubic meter. So, ang pinapahanap sa atin ay si work. Okay? So, formula, in order for us to get the work, okay, ay work to raise the water, tsaka i-add natin siya dun sa work na pinush ito. Okay? So, ang formula, para makuha mo yung maitulak mo yung tubig, that is MGH, okay, plus yung work para ito ay mapush dun sa height na 40 meter, that is PB, okay. So, we substitute the data to this formula, that is 1,000 kilogram per cubic meter times the gravitational constant, that is 9.8 meter per second squared, times the height, that is 40 meter, plus the pressure, which is 200 times 10 to the 3 Pascal times the volume, which is 10 cubic meter. So, ang lalabas sa sagot sa inyo, pag in-evaluate mo itong buong term na to, okay, ang sagot dyan ay 2.392 times 10 to the 6 joules. So, ang 10 to the 6 ay equivalent sa mega sa prefixes. So, that will, pwede mong i-rewrite yung final answer mo as 2.392 megajoules. Okay? Okay, let's solve another problem. So, sa problem number 8, in figure 11.3, how much volume of water will escape per minute from an open top tank through an opening of 4 cm in diameter that is 8 meter below the water level in the tank? So, ang height, okay. So, ang tinatanong sa atin dito, gaano karaming volume ang lalabas dito sa smaller opening na to, na ang height niya ay 8 meter. Okay? At ang diameter nitong smaller opening ay 4 centimeter. Okay? So, since volume per minute ang pinapahanap, talaga sa atin dito ay si J, which is the flow, fluid flow. Okay? So, yan yung hinahanap. Na ang kailang unit mo ay naka cubic meter per minute. Okay, yun yung requirements. Kasi ang unit ng fluid flow ay meter cube per second. So, kailangan ang sagot mo daw naka cubic meter per minute. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang given, ang diameter dun sa smaller opening ay 4 centimeters. So, we have to convert it into meter. So, 4 centimeter times sa isang meter, there is 100 centimeters. So, this will cancel out. So, 4 over 100, that will give you 0.04 meter. Ang height daw is 8 meter. Okay? So, ang pinapahanap sa atin ay yung fluid flow, which is cubic meter in per minute, ang unit. Okay? So, ang gagamitin natin muna dito ay yung kay Torricelli's equation. Since the formula ng fluid flow ay area times the velocity. So, kailangan muna natin mahanap yung velocity. So, makukuha natin yung formula ng velocity using the Torricelli's equation. So, that is B is equal to square root of 2gh. So, that is equal to square root of 2 times the g, which is 9.8 meter per second squared times the height, that is 8 meter. So, kapag in-evaluate mo yung term na yan, ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 12.522 meter per seconds. Okay? So, pwede natin gamitin yung formula ng fluid flow, which is area times the velocity. So, ang area, since this is a cylinder shape, ang cross-sectional area ng pipe dito ay bilog. So,
So, ibig sabihin, ang cross-sectional area ng bilog ay pi d squared over 4. So, we substitute the formula ng area, that is pi d squared over 4 times the velocity. So, that will give you final formula, pi d squared times the velocity over 4. So, we substitute the data, pi times the diameter, which is 0.04 meter, quantity squared times the velocity, that is 12.522 meter per second over 4. So, ang lalabas na sagot sa'yo doon, pag in-evaluate mo yung term na yan, ito, okay? That is 0.0157 cubic meter per second. Kaya lang, ang nare-require sa problem na to ay naka per minute. So, we have to convert yung seconds na yun sa minute. So, we multiply it by 60 seconds over 1 minute. Kasi sa isang minuto, there is 60 seconds. So, this will cancel out. So, magtitirang unit, cubic meter per minute. So, pag in-evaluate mo yan, 0.0157 times 60, ang lalabas sa sagot sa'yo ay 0.944 cubic meter per minute. Okay? So, that is the fluid flow per minute. So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!